tumatakbo si vice presidential candidate Tito Sotto, no, si Tito Sen, pagka vice presidente. Pero sino po ba ang ini-endorse yung presidente at vice president? Alam po ninyo, bago pa man yung filing ng mga certificate of candidacies for both national and local, at way before the campaign period started, nagpaalam na po ako, una sa pamilya ko at pangalawa sa political party ko, na hindi ako makikialam, hindi ako makikisaw-saw sa politika na pang-nasyonal. And I know not everyone will understand my decision. Many people are pressuring me to support a certain presidential candidate or vice presidential candidate. But we have to understand saan ba tayo nanggagaling, saan kami nanggagaling bilang mga Pasigenyo. Una, ito talagang nag-uusap kami ng mga leaders natin dito sa Pasig at may mga constituents. Nagkasundo po talaga kami na dito sa Pasig, anuman ang kulay ng politika mo sa nasyonal, kailangan na magtulungan tayo dahil napakabigat ng laban natin dito. We are dismantling a decades-old apparatus of corruption, palakasan system, takutan system, and that culture. Ano? So hindi biro yung pinagdaraanan namin sa Pasig. Nung pumasok po ako ng lungsod ng Pasig, nung pumasok po ako ng lokal na pamahalaan ng Pasig, ang ibig ko sabihin, ang sumalubong sa akin dito, malasindikatong grupo. There's a saying, we have to choose our battles. And for now, I believe that my mission and the mandate of the people for me is to focus here in Pasig. Hindi muna ako makikialam sa national. Okay, nako. Diretsahang sagot na yun. Oo, diretsahang sagot na nga. Pero syempre, medyo bitin tayo dyan. So sa puntong ito, Mayor, magderetsahan na po tayo. Uh-huh. Ano? Sa pagkakataon pong ito ay binibigyan namin kayo ng tsansa na sagutin o ibigay ang inyong opinion sa mga isyong nakadikit sa inyong pangalan o kaya ibinabato ng inyong mga kalaban o problemang kinakaharap sa lugar na inyong tinatakbuhan. Pero meron lamang po kayong isang minuto para sagutin ang bawat katanungan. So, ready na po ba tayo, Mayor? Yes, Ma'am Maricel. Okay. So, una pong tanong. Marami po sa inyong mga constituents namamangha. Di lamang sa inyong galing sa pamumuno, kundi maging sa iba pang aspeto ng inyong buhay. Sabi nga nasa inyo na raw ang lahat. Diretsahang tanong. Sa loob ng 3 taon, nakuha na nga ba ninyo ang buong tiwala ng mga Pasigenyo? Sana po. Pero siyempre, alam naman natin sa politika, unang-una, you can't please everyone. Lalo na't medyo mabibigat po yung mga pagbabago na pinapakilala natin dito sa munisipyo. Yung pagbubukas pa lang natin ng procurement para maging open bidding dito sa Pasig, ang laki po ng tinamaan natin. So sigurado pong maraming galit din sa akin. At hindi lang sa siguradong maraming galit, kundi marami na po talagang, marami akong nakabangga dito. Ano? So, okay lang po sa akin yun kasi pumasok tayo dito hindi naman para sa titulo, hindi para magpapogi, kundi para sa isang misyon na magpakilala ng tunay, makabuluhan at pangmatagalang pagbabago sa ating lungsod.